Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya anumang estado sa buhay, karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Ito ang pribilehiyong natatamasa ngayon ng mga batang tinutulungan ng Tuloy Foundation tulad ni Harry James. Palaboy-laboy lang sa lansangan dati si Harry, nagpupulot ng kalakal para may maitulong sa kanyang pamilya. Actually po, na pag-alagala lang po kami sa may labas ng Tuloy. Mahirap lang po kami at kailangan po makahanap ng pagkain para po makakain sa araw na yun. Then, si Father Rocky po nagpatawag sa amin na kung sino daw po yung gusto mag-football para po makaiwas sa mga bisyo, sa mga gala sa labas. Kaya doon po, sumama po kami sa loob. Hanggang sa makilala siya at kupkupin ng Tuloy Foundation, unti-unti nagbago ang buhay niya. Marami po nabago sa akin actually kasi marami po ako natutulan sa kanila in terms sa mga ano po, attitude, sa good manners, sa pagiging disiplinado po sa buhay para po maging success. Ngayon po, nakaabot po ako sa pangarap ko at ngayon po, meron din po akong maitutulong sa pamilya ko. Ang Tuloy Foundation ay umaantabay at umaagapay sa mga batang kapos sa buhay para matustusan ang kanilang pag-aaral at maging future professionals. Sa pamamagitan ng Tuloy Football Club, tinuturuan din ang mga kabataan ng sports na football. Ang to are the poor children from all over the country. Pupunta ron to have food, shelter, clothing, and education. And then, we give sports and the performing arts to build their character. So now we are here to spread football because football is spreading all over the country and it is one of the best sports, if not the best. Being a leader of a business, I do believe that we have to share our success with our customer, shareholder, supplier, employee, and community. Very important, the community. Para dalhin ang pag-asang ito sa mga kabataang kapangpangan, bumisita ang foundation sa Bayan ng Lubao para sa isang football clinic. Ang mga bata, enjoy na enjoy sa paglalaro ng sports. Kilala ko yung Tuloy Foundation, Manyese La Caring Street Children, tinuruan na mag-football. Dingaliwa, may graduate na king Tuloy, pero naging mga sandi. Mga sa lesson chef, pakanyan, accountant, kilual ng bansa. At ngayon, dingaliwa, naging football player, professional. Kaya tuloy-tuloy sana, alimo ka rin anak ng Tuloy Foundation noon eh. Karing niya liwang lugar at kuning yung Father Rocky, Kapampangan niya, taga Betis. Kaya iniing Pampangaing munang outreach. Lubos naman ang pasasalamat ng LGU ng Lubao sa oportunidad na binuksan ng foundation para sa kanilang bayan. So, ang sarap na mangarap, di ba, na sana itong mga bata dito sa Lubao, ma-encourage silang maglaro through the help, of course, ng Tuloy Foundation, di ba, at na ni Congresswoman GMA. Napakaganda para sa isang tao, hindi lang sa bata, pero mas lalo sa bata na at an early age, mamumold mo sila na maging athletic, di ba? Sa kasalukuyan, nasa higit 100 na bata na ang tinutulungan ng foundation. Ang ibang graduates ng foundation ay naging professional athletes na din sa bansa. Susunod na pupunta ang football clinic sa Bayan ng Guagua. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao.